Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. O, ito na naman po tayo, mga kaldab. Nag-iisa na naman si Alden Richards. Marami na naman pong nag-react, nag-komento na sa mga in-update natin patungkol nga po kay Dominic Roque at kay Catherine. Sinasabi po kasi nila na fake news lang daw po yun. Inedit lang daw po yun. Tamo, sila po yung apektado. Kasi halata namang hindi nagbihis si Catherine, di po ba? Halata naman po kung anong suot ni Catherine. Yun din yung araw na ipinost ni Dominic Roque. Paanong fake news po yun? Di po ba? Paanong inedit yun? Eh, hindi nga po tayo nag-e-edit. Simula't simula pa lang po. Di po ba? Lagi ko naman pong sinasabi yan. Lagi ko naman pong pinapaliwanag yan. Di po ba? Real talk, mga kaldab. Alam nyo, sa totoo lang, apektado sila eh. Kasi sila po yung nag-e-edit. Sila po yung gumagawa ng mga fake news. Kapag nagbigay tayo ng legit, galit sila. Yan ang kakaiba, mga kaldab. Gaya po nito, ito hindi ko to inedit. Talagang totoong naganap at totoong nangyari na hinalikan ni Alden Richards si Maine Folkerson. Di po ba? Tapos, etong ganap ni Alden na mag-isa lang po siya. Kaya nga ang tanong, nasan si Catherine? May mga bagay-bagay po kasi na personal na patungkol kay Catherine at kay Alden. Kaya nga po maraming kumakampi sa aking Alden fanatics kasi nga po tama po yung mga sinasabi ko at totoo po yung mga pinapaliwanag ko. Kung baguhan ka lang sa channel ko, hindi mo ako maintindihan. Real to kaya mga ka-Aldab. Pero gaya na po ng pinapaliwanag ko, ano man po yung mga nangyayari ngayon, nagaganap, eh may kanya-kanya po tayong pananaw. Kasi kung si Alden Richards, totoong karelasyon niya si Catherine, una sa lahat, pagbabawalan niya yan. Hindi niya pagsusuotin na maigsi. Hindi niya papapuntahin mga gabi na para lang po mag-party-party. Never po. At yung suot niyang kortina na tinahilang, sa tingin niyo po ba, papayag siya? Eto, balik ko lang po ah. Kung matatandaan nyo, si Mengay, maigsing short lang ang nasuot niya. Dahil nga po daw mainit. Anong sabi ni Alden? Po ba? Ayaw na ayaw niya ng ganun. Tapos, magsusuot si Catherine na talagang daring na daring. Talagang pinapakita niya yung kaseksihan niya. Oh. Tapos, aakbay siya kay Dominic Roque ng ganun-ganun na lang. Alam naman natin na si Dominic Roque nanliligaw sa kanya. Oh, parang binigyan niya ng pagkakataon si Dominic Roque na ganito ganyan. Kung, ha? Kung, di po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaldab, maraming inis, maraming galit sa mga in-upload natin. Maraming nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Hindi ko lang alam mga kaldab kung bakit. Hindi ko lang alam kung kumbaga naiinis lang o ganito ganyan. Halatang halata pong bitter sila. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaldab, 101% lahat ng mga ina-update natin eh galing po mismo sa social media. Hindi natin inedit, never po natin ginawa ng mga issue, ng mga photos na magkasama si Alden, si May, never po. Lahat po, although sabi aminado naman po ako na throwback lang, pero doon yun naman po makikita eh, kung sino nga po ba talaga yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Di po ba? Pero bago nga po pala natin ituloy, etong magandang update na to, kung bago ka lang sa channel na to, at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin.
sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyor. Ngayong, kumbaga lumilinaw na po ang lahat. Ngayong walang relasyon sina Alden at si Catherine, at kumakalat nga po yung post natin patungkol kay Dominic Roque at kay Catherine, at yung issue ng mami ni Catherine at ni Daniel Padilla, ay talagang tapos na. Po ba? Tapos na talaga yung cut din. Yan po yung totoo na hindi nila matanggap. Yan po yung patunay na wala na. Po ba? Aldab pa rin po talaga yung matatag. Aldab pa rin po ang malakas. Di po ba? Medyo papaborito sa Katnel kasi sasabihin nila hindi kami natinag, Katnel pa rin. Di po ba? Kasi sabi nga ni Daniel Padilla sa isang video na wala pa rin daw tatalo. Siyempre, yung cut din, apektado. Oh. Kaya ngayon, wala na silang ipagmamalaki pa. Kasi tapos na yung promotion. Tapos na yung pagsasama ni na Alden at ni Catherine. Ang ibig kong sabihin, katulad nito, pwede na natumanggi si Catherine. Pwede na siyang umalis kung gugustuhin niya. Hindi po katulad ng umpisa, nakapagpumunta sila ng mall, pumunta sila ng mga probinsya, Visayas, o Mindanao, kailangan lagi silang magkasama. Yan ang pagkakaiba ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, natapos na rin po ang, kumbaga, yung issue nila. At naandito na po tayo. Kumbaga, yung Aldab, naandyan lang. Di po ba? Hindi tayo natitinag. Hindi tayo nagpapa-apekto. Yan ang isa sa rason, mga ka-Aldab, kung bakit po ako kampante, kung bakit po ako hindi basta-basta natatalo. Kasi, oo, aminado naman tayo. Sila ngayon. Di po ba? Pero, tayo naman kinabukasan. Di po ba? Tapos na, ngayon tapos na yung mga issue. Tapos ako na naman po yung nagpo-post ng napakaganda at pabor na pabor sa Aldab. Binibisto daw natin yung mga issue nila. Pero pag tayo naapektuhan sila, ganyan po sila kabitter. Kaya nga sabi ko, mas bitter po sila kesa po sa mga taong, di po ba? Well, may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny. Para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.